Welcome back to my channel. Kung bago lang po kayo sa channel ko, please subscribe para ma-update ko kayo sa mga bago kong video. Ang tatalakayin natin ngayon guys kung paano o paano mo maipalago ang iyong negosyo in house to house selling. Una guys, in my experience, nagsimula po akong nagnegosyo ng house to house no mga year of 2014 at ngayon 2021, pero feeling ko kasi ito lang makabenta ako, makakuha ng stock, makabalik ng stock. Tapos yun, mabenta ko. Parang tama lang sa amin. Pagkain sa araw-araw kasi maliit lang po ang puhunan ko. Pero hindi man siya lumago ng malaki, pero nasustain ko naman po ang pamilya ko sa dahil sa house to house. Ito kasi, itong tips ko kasi kailangan positive lang po tayo always. Kailangan kung may mga negative nga nakuhan ka, diligent mo paminawon kay mapektuhan na jud ka. Ako dyan gibuhat is daghan ko na experience nga murag naka-lockdown ko sa mga kay what is malay na ka, pero ako dyan gi ano motivate jud akong pamilya jud ako maka-sales ko dako kay kung dili ko maka-sales guys, ang gasto naman sa araw-araw tag-adlaw may nagakaon 3 times a day, so diligent masustain ako kung mag-negative yung permanente. Kailangan positive lang yun. Always. Pwede yung nag-ibutang sa akong na positive lang. Dahil kasi naningkamot yung ko in my own. Naningkamot yung ko sa sarili kong sikap. Napalago ko negosyo. Simula ang negosyo ko is ang capital ko is nasa 1,000. 1,000. Ginaruling ko 1,000. Makabenta ko ng 2,000 ang 1,000, 1,500 pamiliti, kompra. Tapos ito lumaki, mag-abot ng 10,000, pero mababa kasi ang gasto yung, kasi yung minsan usahay kusukay yung ulan, dili ko makadil almost 2 days. So sa 2 days guys, ang adlaw na magasto is nasa 300 yung budget na kayo kaya namo na palitan dyan sa bugas, tubig, sa balay. Mao dito nga mo to nagporsige dito ko. Mas kailan na ako akong missy. Sa bawat lang sa perfume. Kaya kailangan dito guys, positive lang dito. Ikaduha is kailangan alam mo kung alam mo ang customer. May mga customer naman na hindi kailangan kasi naghihirap din. So mga hanggang ngayon is COVID is crisis yun. So ano, wala lang. Paano na ako sila gina ako nga po sa GDLT hindi sa kuan. Sa sunod naman po guys, mapalit na po sa balik. Gamay lang. Katlo is kung paano mo mapalago. Yun yung mapurdoy ba? Sa Bisaya. Hindi yun mapurdoy. Kailangan yun kanang kapital din mo, kailangan din mo hilaptan sa kapital nimo. Kailangan nimo din ang banaon nimo ang gasto. Kailangan din is manadyo kay determination sa imong kinabuhi. Pang-apat guys, kailangan matisatisfied ang customer sa inyong product. Ang product ko is perfume. So nag-anahap ako ng perfume na matagal mawala. Yun. Matagal mawala sa ang amoy, so kinaano din ang customer, gina-embrace yung mga product kasi sapat naman or nasatisfy po sila sa product mo. Unlike sa kuha ka lang ng maliit lang nga puhunan, pero di naman yun patok sa customer, di naman gumugusto ng customer, so wala din ano, wala pa rin ano, impact. Panglima, lastly guys is kailangan talaga is matutunan mong matanggap
or up and down. Kailangan medyo is tanggapin mo kung ano ka ngayon, meron ka ngayon. Kailangan guys na porsigilan yun, porsigilan until makuha nyo po ang inyong gusto. Yan lang po guys. Thank you for watching. Bye bye.